Magandang araw sa inyong lahat, mga kapitid. Nandito na po ako ngayon sa Pilipinas. So, ang unang-unang gagawin natin mga kapitid pagdating natin sa airport sa Pilipinas ay meron silang konting briefing about sa mga mangyayari sa pag-stay natin sa quarantine facilities, etc. etc. Yun mga kapitid, ang unang-una pong gagawin dito sa Pilipinas pagdating natin ay i-scan po yung ating QR codes. So, yung QR codes po, yun po yung pinilapan natin sa eSIP form. So, ayan, makikita nyo yung sample ng QR codes na i-email sa inyo. So, ayan po yung i-scan nila. Ilapan nyo po yun. Huwag nyo pong kalimutan bago po kayo umuwi ng Pilipinas para po mas mapadali po yung proseso nyo. Gagawin po doon, i-verify po yung QR codes. I-verify kung talagang kayo yun. Napilapan nyo ng maayos. Then, bibigyan po kayo ng sticker. So, yung isang sticker po, ilalagay po doon sa passport nyo. Yung sticker po na yon is may number, may code po. So, tatlo po yon. Tapos, yung dalawa, ibibigay nyo doon po sa magsuswab sa inyo. At doon, pagkatapos na po doon sa verification, so, diretso na po kayo ng swab test. So, sa swab test po, itetest po doon yung dalawang ilong natin, butas ng ilong natin. So, susundutin po yan ng dalawang beses. So, medyo makakaluha po yun. Hindi naman po siya masakit, pero medyo maluluha kayo. And tapos yun dito sa lalamunan po, so bubukal yun lang yung lalamunan nyo, yung bunga nga yun na malaki, ganyan, nasusundutin nila yan. So doon medyo naduwal ako talaga. Pero okay lang, saglit lang naman yun. Then after po ng swab test, exit na po, diretso na po sa immigration, tatataka na po yung passport natin. And then after nun, yun na po natin yung baggage natin. Diretso na po kayo sa lobby at nag-aantay po doon yung booth ng OWA. So, pipila po kayo doon. Kung wala naman pila, diretso lang kayo sa OWA. Then, may pipila pa lang po kayong isang form sa naka-indicate doon yung mga info ng contact number ng family nyo dito, contact number nyo, about sa inyo, mga personal details. And then, diretso na po kayo sa OWA. Ipapasa nyo lang po yun. Papakita nyo po yung passport. And then, i-scan po yung QR codes ulit. Kaya, importante po talaga yung QR codes kasi yun po yung number one na titignan hanggang sa huli. And then, mas bibigay na po sila ng facility area or hotel para doon po tayo ika-quarantine. Yung result pala nung swab test, tatagal ng mga 3 or 5 days. Actually, sabi nila 3 days lang makukuha na yon yung result. Kaya lang, ang dami nilang backlog. Sa bali dito natin hihintayin yung result ng ating swab test. Makikita natin yung result na sa Facebook page ng Coast Guard. Lagi lang natin yung nag-check kasi araw-araw daw nag-update daw yung Coast Guard kung sino yung mga nag-negative. Kung nakita natin na nandun yung pangalan natin na negative tayo, i-print na nila yung certificate. So pag na-print na nila yung certificate, sasabihan na nila tayo na pwede na tayo magpasundo or pwede na tayong umuwi, pwede na tayo nila ihatid. So, ganun lang po yung proseso, no? Kaya po naghihintay dito. Yung rules dito sa hotel, nang una, bawal kang lumabas. Kahit mag-comply ka pa, bawal ka lumabas. Tapos yung pagkain naman dito, rasyon siya umaga, tanghali at gabi. So, kapag ka may gusto kang kainin, hindi nasagot ng OWA yon. So, kung halimbawa, biting ka sa pagkain nila, nabibring pagkain at medyo nagugutom ka pa, pwede ka man mag-order dito sa hotel. So, mas maganda, huwag ka nalang maging matakaw dahil ka pa magiging healthy ka pa. Hindi mo mauubos yung pera mo, di ba? So, ganun po yung process na daanan ko, shinare ko lang po sa inyo. Sana po sa mga uuwi dyan, konting pasensya po dahil talagang natagalan din po kami sa pag-process dahil sa dami po, isa-isa po talaga nila yung sinusuri, hindi po pwedeng sabay-sabay. At konti lang din po yung mga personnel sa airport na nagtatrabaho. Kaya konting pasensya po tayo sa kanila, galangin po natin sila, respeto po natin sila. Sumunod po tayo sa mga patakaran nila at makakarating po tayo ng mga isap tunguhan natin dahil concerned din po sila sa atin. Sa OWA, sa Red Cross, sa Coast Guard, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng tulong ninyo sa amin. The best po kayo. Saludo po kami sa inyo. So yun mga kapitid, hanggang dito na lang. So sana mayroon akong konting na ibahagi ako sa inyo sa karanasan ko dito sa Pilipinas sa repatriation. So sige mga kapitid, kita-kita tayo muli. Maraming salamat. So kung bago ka lang dito sa aking channel mga kapitid, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell button para updated ka sa susunod na aking mga videos. Salamat po!